Rarating lang namin ng bahay. Naglinis lang saglit. Tsaka linis ng konti kasi amoy construction. Lalabas na naman kami kasi kikitain namin yung Reyes family sa bandang north. Birthday kasi ni Jess. Happy birthday, Jess. Happy birthday. Dumating sila dito December pa. So, na-meet na rin namin sila last time. Kayo, Dadong, nakailang beses na kayong nagsama, di ba? Nasinamahan nyo na sila dati. Sinamahan namin nung kumuha kami ng sasakyan. Dun sa auto gallery. Sa auto gallery. Kaso lang, nung time na yun kasi si Dadong... Nagpasok. Anong nagpasok? Nahihiya ka? Hindi ka nagbibideo? Oo. Hindi kasi siya nagbideo, no? Kasi ako naman, hindi ako nakasama nung time na yun. Kasi si Denise may pasok, so medyo alanganin yung... Medyo matagal kasi yung proseso nung ganun. Kasi for approval, ganyan, inaantay. So hindi ako nakasama. Hindi nakapag-video. Ayun lang kami magka... Tiyempo na ano, na kamustahin natin kung ano naman yung buhay nila sa unang dating nila sa ngayon, sa loob ng 2 months. Kung nakapag-adjust na ba sila, kung ano nang na-experience nila, kung okay naman. Kasi sabi ni ano nun ni Jade, okay sa kanila yung malamig na lugar. So, kumbaga, sa yung weather, hindi sila ninibago. Malamig. Kanina kasi medyo okay naman yung panahon. Ngayon, pag ano na, medyo pahapon na kasi. Na. Papunta ng gabi. Lumalamig. Lumalamig ang, ano, ang panahon. Kasi wala nang walang araw. Kahit paano kasi pag yung may araw. Medyo na, ano na, bababalanse ng konti yung, ano, yung lamig. Mga yellow dito, hinahawa na nila. Inaalis nila yung nasa gilid na nakatambak. Dapat tatanggalin pa nila yan kasi... Oo, malulusaw yan eh. Ano yan? Tutubig yan. Medyo madami pa yung tambak kasi dyan. Oh. Yung hindi naaapakan. May pumapatak-patak na snow. Dito pala kami sa The Top. Kasi birthday ni Jess. Happy birthday. Salamat sa Pawings. Ayan. Ngayon lang namin sila na ano, nakasama sa video. Mamaya, chika tayo dun pagka kalabas kami. Napaalam muna eh, no? Ayan. Ito pala si Jade. Ayan. Tapos si Jess. Mamaya na lang pa dun tayo, chika, sa labas. Pwede tayo mag-chika dun sana. Sa dalawang Subaru. About sa ano, kasi sila pala yung ano, yung sinamahan ni Dadong last time na kumuha ng bagong sasakyan. Hindi lang nakapag-video. Pre-approve ng sasakyan. Dun sa auto gallery. Hindi ako nakasama nung pinikap na nila kasi may pasok ako. Kaya sila na lang yung nakabalik doon sa Subaru. So mamaya ikwento mo paano sila na ano, nakakuha ng bagong sasakyan kahit na ilang wala pa kayo isang buwan, no? 3 weeks. Oo. Yun, mamaya chika mo na lang kasi kumakain lang po kami. Dito naman kayo sa Tim Hortons. Magkakape lang kami. Tsaka nag-i-snow pa. Ayun, no? May pumapatak-patak. Sa Teams, yung favorite naming Teams. Yeah, patingin ng ano, feature sa loob. Yes. Beng, pasok ka na dun, Beng. Yan. Ito yung and Subaru 2020, Forester 2023 limited edition. Limited edition. Just below sa ano nila, parang premium. Parang second siya. To the, yung top to the high ito. Pangalawa siya sa top of the line. Yan. So standard Ayan. Package nila, yung eyesight, tapos yung automatic headlights,
Yan, heated backup steering, heated seats, tapos may backup camera. Yan. Yeah. Diba, ang ganda. Mas high-end to. Mas maganda to. Kasi yung sa akin, walang ano eh. Walang heated na manibela. Ah, steering. Oo. Ito maganda to. Yan, tapos yung cruise control, speed, saka intelligent modes, tapos yung X zone nila na yan yung parang yan may snow, pang mud. Nasi-sense niya. Yan, tapos automatic din siya nila. Tapos pindutin na balik sa normal. Yan, tapos may ano, brake, ito, brake or collision detection. Ito maganda to, kasi kapag nawala ka sa linya, mag-a-alarm yan eh. I-align ka niya. Iwa-warning ka niya. Yes. Tsaka maganda. Tapos ito, may, yung camera niya. Diba? Ayan, yung panoramic. Sunroof. Yes. O, diba? Social. Tapos yan, may, ito, may concierge. Info. Tsaka yung SOS 911. Tapos yan, yung camera sa harap. Na pagka, kunyari, hiningin ka lang ganun, mag-a-alarm. Sasabihin. At saka ang kagandahan dito, ang kagandahan kasi dito sa Subaru, pag naka-cruise control ka, mag-ano siya, magre-reduce siya ng speed niya automatic. Yan, ito. Once na may nasi-sense siya sa ano, yan, nasi-sense siya sa harap niya. Ito, pakita niyo ito kayo. Ito, pag ka-enable yung cruise control, tapos ito yung distance kung gaano kalayo bago mag-alarm. Ito yung distance, bawas. Yan, tapos ito yung sa steering. Ito yung kagandahan sa Subaru. Kasi marami siyang ano, features. Safety features. Tapos, maliban sa airbags, itong airbags sa gilid. Ayun muna. Batay mo muna yung nanay mo doon sa kayong kapatid mo. Shout out sa nanay ko. Kaka-uwi lang. May nanay Rose. Kaka-uwi lang ng Pilipinas ng 26. Tapos yung kapatid ko sa Calgary, sila Josh and I, family. Tapos yung mga naiwan ko kapatid sa Pinas na sila Rog, Jason, saka si Jewel. Si Jewel sa ano, sa Singapore naman siya. Oh, shout out sa inyo dyan, kabayan. Sige, pasok tayo. Iyan ako, ikwento ko sa inyo kung bakit ito ang nakuha nila. Yeah. Nakararating lang nila December 26. Yes. Tapos na-release yung sasakyan noong January 13. January 13. Almost 15 days lang. Uh-huh. 15 days nga. No, 15 days. Ipaliwanag ko sa inyo kung paano nila na-avail to at kung bakit ito ang nakuha nila brand new. Hindi sa pagmamayabang. Basta ipaliwanag ko sa inyo mamaya. Doon tayo sa loob ng ano. Tara, doon tayo. Kape muna tayo. May ilaw din yan sa salamin. Kakilas ka ba? Ay, ano to? Walang ilaw to. Okay. Eh, pagkakilas. Ito. Ayan. Ay, sensor. Sensor. Ilaw na siya. Ito walang ilaw siya. Pero ganun din ang process niya. Yan. Okay. Nasi-sense niya. Pero ilalako pa rin siya sa key fob ko. Okay. Ito yung lock nito. Ito. Ito wala eh. Wala na. Yung ano lang, bukas lang. Oo, bukas lang. Yan. Dito kasi yung mga sasakyan na ganito, hindi ito payabang or luxury car. Dito kasi ano, kumbaga sa quality. Napakaganda ng quality niya. Hindi na kayo kakapin. Picture mo na tayo kung tambila. Happy birthday ulit. Sa sunod ulit, ganun, ang sarap magkwentuhan eh, no? Kulang lang talaga sa time. Dito tayo bing sa exit. Sana pa sa ano, sa summer sana, no? Magkaroon ng ano, like camping, ganyan. Di ba rin pag sa summer, mag-camping tayo na tayo? Sige! Sa sunod. Bye-bye. Ingat! Happy birthday! Thank you! Lamig! Ingat! Thank you! Yun, so naka-uwi na sila. Naunan na sila ni Jess tsaka ni Jade. Uwi na rin kami kasi ano na, gabi na.
habang bumabiyahe tayo, ikwento natin kung paano nila nakuha yon at kung bakit yun ang nakuha nila brand new. Ang kwento kasi noon, kung bakit nakakuha sila ng brand new kasi hindi sila ma-approve sa long term na tinatawag, let's say 3 years or 5 years dahil nga kararating lang nila almost 15 days. Saka yung status ba nila pa? Tapos ang status nila work permit pa lang sila. Kaya kahit saang dealership ka pumunta, hindi ka talaga mabibigyan ng long term na payment. Tapos mayroon din kami kasi na tiningnan. Top of the line din siya pero second hand siya. Tapos yung quotation sa kanya mas mataas pa sa brand new. Yun naman, yun yung sasakyan niya, hindi parang second siya sa top of the line. Kumbaga pangalawa siya. Kaya napagpasyahan na yun na lang ang kukunin. At least brand new at saka medyo mababa siya kumpara sa mga konti lang naman ang difference, siguro mga $20. Kaya minarapat niya na brand new ang kukunin nila. Kasi sa mga ganong sistema, hindi natin ipinagmamayabang. Kasi alam naman natin kung ano yung sasakyan dito. Necessity ang sasakyan dito, hindi payabangan. At saka ang reason kasi noon na kailangan na nila kumuha dahil yung anak nila papasok na for the next 3 days, kaya minadali na nila na yun ang kukunin nila. At saka dito kasi sa lugar namin, talagang kinukulang yung sasakyan. Kinukulang kasi yung sasakyan. At saka in-advise ko naman sila that time na bumili ng used car muna na reliable naman. Kaya lang that time kasi medyo napurunada yung biyahe nila dahil maraming stranded na ilang rebooking, kaya instead na nag-hotel sila, expenses nila lahat yun. Instead na may dala silang pera na pambili ng second hand na sasakyan dahil yun ang sinabi ko naman sa kanila at saka pinaliwanag ko sa kanila nung andun pa sila sa Pinas. Kaya lang na nagastos nila yung pera dahil lang sa rebooking, dahil that time mayroong snowstorm dito, mano? Sa BC. Kaya gumastos sila ng sobra-sobra at saka ilang dalawang rebooking ata yung dumaan sa kanila. Kaya hindi kasi shoulder ng company kapag ganong case, pag rebooking na. Kaya yun, instead na bibili lang sana sila ng second hand, napunta sila doon sa brand new. Kaya yun ang reason. Tapos ang unang-unang reason talaga dyan kung bakit brand new, dahil hindi sila ma-approve sa long term payment dahil nga sila ay contract worker pa lang. Pangalawa, nakapag-decide sila ng mabilis dahil yun lang ang nag-approve sa kanila na makakuha sila ng leasing na tinatawag. At saka pangatlong reason doon, papasok na yung anak nila after 3 days. Kaya namumroblema sila
namumroblema sila kung ano ang service na gagamitin nila. Kaya nung time na kinuha nila, wala na ako doon. Oo, kaya hindi ko na nasundan yung pagkuha nila ng sasakyan. Sana. Oo, kasi may pasok na ako kinabukasan. Supposed to be kasama nila ako doon sa pag-pick up ng sasakyan. So mga ganong pangyayari, may rason naman kung bakit napakuha sila ng bagong sasakyan. Tsaka yun nga, kasi, yung reason. Kasi kailangan. Yun lang yung pinaka-option talaga nila. Oo. Kasi kahit ako din naman, kung kukuha ako ng mga ibang sasakyan na konti lang naman ang difference, $10, $20, doon ako kukuha sa bago. Kasi unang-una, pag nagkaroon ng problema, magagastusan ka, di ba? Mas iba kasi ang difference ng bago sa second hand eh. Tsaka kaya naman talaga nila mayaran. Sa sitwasyon nila, kaya naman nila bayaran yun. Kaya sa masasabi ko lang sa mga bashers diyan, hinay-hinay lang tayo kasi may mga rason naman kung bakit. Siguro naintindihan niyo naman. Ako hindi ko naman inaano na kasi opinion niyo yan eh. Siguro na nakapagbigay kayo ng opinion dahil nga hindi niyo alam kung ano ang istorya, pero since na ako ang sumama sa kanila, alam ko kung ano ang totoong nangyari kung bakit napakuha sila ng ganun. Kaya sige, salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung video for today. Yan. Maraming salamat sa panonood. Oh, shout out na lang sa taga Pilipinas diyan. Mga kabayan natin sa buong mundo, shout out na lang sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta po sa aming channel. Ingat-ingat. Bye-bye. Turn off mo na po pa yung subscribe. Dito na po kasi kami sa bahay.